Guys, magandang umaga po sa ating lahat dyan. Welcome na naman po ulit kayo sa aking channel dito sa Food Trip TV. Ngayong umaga guys, nais lang ako i-share sa inyo. Medyo mandali lang itong gagawin natin. Kaya pag hindi kayo busy dyan guys, sabayan nyo muna ako sa trip ko ngayong umaga. Kasi medyo nakakasawa din na magprito-prito lang ng talong or anong klaseng luto. Kaya subukan natin itong ibang style guys. Baka sakaling magustuhan nyo, pwede nyo sabayan guys. So, siguro wag na natin patagalin para makapagsimula na tayo. Gagawa na tayo ng ala chicken fries na talong. Gagawin natin yan, parang french fries siya. So, let's get started guys. Papakita ko na yung mga gagamitin nating ingredients. Unang-una, kailangan natin ng talong. May itlog tayo. Paminta. May asin tayo. Tsaka na lalagyan ko siya ng cubes mamaya guys, maliit lang para dagdag lasa na siya guys. Meron tayong cornstarch. Itong kulay puti cornstarch, ito flour. Yan. So yun yung gagamitin lang natin guys, pinakasimple-simple lang talaga yan. So simulan na natin, sabayan niyo muna ako sa trip ko. Para makita niyo kung paano gawin ko ngayon. So tara guys. May talong na ako dito ha. Pukulin ko yung dulo guys. Hindi ito masasayang guys, ito gagawin po ito para pang sigang. Ayan, yeah. Ayos na ayos yun. Sadya ko talagang nilakihan niya ang asin yung dulo para hindi matapon pang sigang bukas. Kaya yeah, tama-tama lang. So ito na guys, may ganito lang tayo. Gagawin lang natin siya guys, parang sa patatas. Ito hindi ito matatapon, pwede ito pang ulam, may pang sigang natin, di ba? So, square-square lang tayo guys. Siguradong magugustuhan ito ng mga kids guys. Depende sa size na trip nyo guys, kung medyo litan nyo, walang problema. Yung lakihan nyo. Kasi madali lang naman maluto itong talong eh. Hindi siya gaya ng patatas. Malambot na siya kasi. So yan na. Medyo malalaki lang yung size ko. Kasi yung trip ko. Depende na sa inyo guys. So tingnan nyo nga ito yung finished product. Yan eh. Medyo nalakihan ko lang siya para hindi na tayo tumagal. Ayan, kita niya guys, yung purma niya medyo ayos na ayos. So ito na, ito lang yung gagawin ko guys, hindi ko lang siya dadamihan para may sample lang tayo. So ito na, natapos na siya na yan. Ito na yung magiging natin, kukuting na natin to guys. So kailangan lang natin ito. Gagawin natin pang mix. So guys, kailangan natin ng kung kulay puti na to cornstarch. Isang kutsara yon. Yung katumbas naman ng flour ay dalawa. Bali, isang, one is two siya. Ayan, nakita nyo na guys. Ito na siya. Lagyan lang natin ng konting asin lang kasi para may panlasa. Ayan. Paminta lagyan din natin guys. Yan. So halo-haloin na natin guys. Mix nyo lang siya para mix talaga sila lahat. Pag sinrito natin ito mamaya guys, siguradong magugustuhan nyo itong itsura nito. I-mix lang natin ng maayos para sa ganun na mag-mix talaga yung flour at saka yung natin cornstarch. Habang gumagawa ako dito, nang painit na ako ng mantika sa frying pan doon kasi doon na lang natin piprito para mabilis.
So okay na siya guys, ito side lang natin to. So simula tayo guys, itlog. Itong egg naman natin. Lalagyan ko siya ng cubes. Ito yung pampalasa guys. Kalahati lang ito lalagyan. Nakikita nyo isa yan, kalahati lang. Lulusawin ko lang siya guys. Habang lulusaw ko, lagyan ko rin siya ng paminta. Asin, konti lalagay natin kasi may asin na kanina sa harina doon. Kaya adjust lang tayo. Mix lang natin. Usawin natin yung cubes guys. Pampatikid lasa dito. Kung sa atin dyan, may mga magic syrup kayo dyan or anong trip nyo sa mga panlasa pa, pwede nyo ilagay guys. Mix-mix lang natin ng mayos. Kailangan na-mix talaga sya para yung lasa nyo ay manumuro talaga. Kailangan malusaw yung ating cubes. Anong kakasin. So guys, nakita ko na siya, okay na. Lusaw na yung ating yung tulara dyan. Kaya pwede na natin itong lagay. Lagay natin dito. Kasi hindi ko kasi konti lang naman ito kasi parang sample lang ginawa ko sa inyo. Para may idea lang ngayon kung paano ko win. Kailangan i-coating nyo lahat guys ng mga talong. Basain nyo talaga lahat ng itlog. Nang sa ganun ay dumikit yung ating harina mga. Siguradong magugustuhan ng mga kids to guys. Kala nila ano talaga to eh. French fries. O eggplant siya, talong siya. Sustansya na, di ba? Basta siguraduhin nyo nang nabasa lahat, na-coating lahat ng egg yung ating eggplant, talong. Masa ganun na ipaglublog natin sa harina eh. Dikit na dikit yung harina guys. Nakikita nyo na yan. So, tambay muna guys. Che-check ko yung ating mantika kung mainit na para ilublob na natin doon. So, ayan. Pwede na nating lagay sa harina, guys. Hindi ba nakita niyo na ito? Kukuha lang tayo dito. And then ilalagay natin sa harina, guys. Ayan, double check ko pa para makoating talaga siya. Hinalo-halo ko ulit guys para masigurado talaga yung makoating ng itong ating talong. Nang sa ganun lang yung harina ay dikit na dikit siya. So yan, okay na yan guys. Ayan, simple guys. Pag hindi siya basa ng itlog yan, hindi siya masyadong didikit yung harina. So yan na. Side ko lang muna dito guys. Sigurado magustuhan yung ating simple na recipe na yan. Yan yung trip ni food trip ngayon kayo ng umaga. Kaya sabayan nyo na guys. Pagbigyan nyo na guys.
Basta siguraduhin nyo lang guys na na-coating lahat yung katawan ng eggplant. Kita nyo, wala siyang yun talaga. Busin na natin para ipa-fry na natin ito. Hantayin na natin maging golden brown, then okay na. Food trip na tayo. Tapos maghanap na kayo ng sosawa nyo guys. Kahit ketchup or anong trip nyo dyan. Sa akin may nakahanda na ako dyan mamaya. Kaya abang-abang lang tayo. Last batch guys. Itong tira, pwede pa ito bukas. May talong pa naman. Kaya kanang tama lang. So yun na guys. Completed na. Set aside natin yan. Mamaya na natin tirahin yan. So ito na yung ano guys. Finished product ng pagkocoating. Pag lagay na yung ingredients sa kanya. So bali yung gagawin na lang natin dito guys is ipapry natin. So hindi ko natatanggalin dito yung camera. Kaya ipapry ko na lang dito. And then pagbalik ko, luto na siya guys. Parang magic. So standby muna kayo dyan. Lulublob ko na sa mantika doon. Kasi mainit na yun. Standby guys. Sabayan niyo muna ako. So guys, ito na yung finished product ng ating eggplant. Kita niyo naman yung tsura niya. Yan. So plating na natin guys para makita niyo. So guys, ito na yung pinali ng ating eggplant na para siyang french fries na style. Meron lang tayong sausawan guys. Depende sa sausawan kung anong trip niyo guys. Pero sa akin naglagay lang ako ng cheese tsaka ano, ketchup. Pwede na siguro sa akin to. Depende sa trip niyo guys. Kung anong pwede niyong sausawan yan ng level yan. So paano mga kapood trip? Yan na muna yung recipe ko ngayong umaga. Sana nagustuhan yung ating simpleng eggplant ngayon na parang ano siya. French fries, siguradong maugustuhan ng mga kids natin to. So, paano mga kapod trip? Huwag nyo pong kalimutan mag-like, comments po, pa-share na rin din para dumami tayo. At sa mga baguha pa lang po dyan, pa-subscribe na rin po. Maraming salamat. So, mga kapod trip, hanggang sa susunod pa nating video, kita tayo ulit. Huwag nyo pong, huwag po kayong magsawang support kay food trip para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng iba't ibang content na nalalaman natin. So, paano mga kapod trip? Yan naman na yung ma-share ko sa inyo ngayong umaga. Lagi po tayo mag-iingat dyan. Magandang umaga po sa lahat. Sa ulitin, masalam!